Mas malinaw na ngayon kung ano ang mga kailangan tutugnan sa pag-usad ng mga kalakalan, negosyo at turismo sa BARM sa katatapos lang na 3 araw na Bangsamoro Business Congress ang magkaroon ng sapat na supply ng kuryente, tubig, internet connection at pagsasaayos ng mga daan. Ito ang mga hamon na dapat matugunan upang mapabilis, maisaayos at mapalago ang takbo ng ekonomiya ng Bangsamoro Region. Para lumago ang negosyo at magstay, these are the basics you'll need in establishing a business and keeping the business alive. It's power, reliable power, murang power, hindi mataas na power because yung overhead mo mataas. Mataas din yung konti lang din ang kita mo. Another is yung water, internet connectivity, roads, ease of doing business. Yung bang pag na gusto mong mag-register, ang dali-daling mag-register. Very na-streamline yung policy natin. And tamang-tama, we're doing our investment code. Pwede nating mailagay doon ano ang manner of registering, paano natin ma-cut short ang pag-register ng business, ano yung mga areas of investments na pwede nating bigyan ng incentives, especially those that we are needing the most. So they will be incorporated or be given importance on the pending bill now in the parliament. They are actually very, very relevant. Number one, nakita natin doon that the peace process has to be continued, the support to the peace process has to be continued because everybody believes that when we have this continuous, stable peace and order, mas lalo tayong makaka-attract na marami pang mga negosyante. BARM's positive economic growth performance at 7.5% in 2021 provides a good foundation for MDIT and BBC to build and sustain the momentum for growth. This will definitely boost the private sector's confidence to invest and establish businesses here and in the region. We are all here today because we believe in the powerful forces of positive change in the BARM and in Mindanao. Sa 3 araw na ginanap na business summit, nakabuo sila ng 12 resolutions mula sa mga plenary sessions at consultations. Kabilang dito ang patuloy na suporta sa peace process, pagpapabilis sa mga socio-economic packages sa mga former combatants sa pagbabalik sa buhay sibilyan at maging produktibong mga mamamayan sa sosyedad. Pagpapalakas ng mga programa ng national government na sumusuporta sa Bangsamoro Organic Law at mga flagship program sa Mindanao, pagpapabilis sa Marawi rehabilitation, financing sa mga small and medium enterprises, pagkakaroon ng mga renewable sources of energy, pagpapabilis sa pagsasaayos sa Awang Airport at pag-angat sa estado ng connectivity sa transportasyon, ang pagkakaroon ng mas malawak na private sector at government socio-economic partnership at pagpapalakas sa customs, immigration at security protocols. Lahat ng ito, inaasahan nilang mapapatibay sa pagsulong ng mga bills sa Bangsamoro Parliament. We're doing our investment code. Pwede nating mailagay doon ano ang manner of registering, paano natin ma-cut short ang pag-register ng business, ano yung mga areas of investments na pwede nating bigyan ng incentives, especially those that we are needing the most. So malaking bagay ito for the policy makers, for the ministries, for the offices, and even for the business sector, and even dun sa mga tumitingin lang sa ARMM. So we look forward that this will not just be up to the paper because it is the commitment of the BBC and also the MTIT and the development partners to ensure that there will be a concrete actions to these proposals and resolutions. Sa ngayon, inaasahan na ang pagkakaroon ng mga trade missions tulad ng relasyon sa island provinces at pagkakaroon ng mga joint ventures sa mga oportunidad ng kalakalan at iba pang negosyo sa rehiyon, di lang sa local investors kundi maging sa national at international partners na din. Kasama si Arwin Parcon, ako si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Batu News.